Isang kwento na naman ng pakikibaka sa buhay ang natisod namin sa Maynila. Kwento ng isang taong halos mawala na ng pag-asa dahil sa pagsubok ng buhay. Siya si Gabriel, araw-araw niyang iniikot ang ilang lugar sa Maynila, tulak-tulak ang kanyang kariton. Sa likod ng mga ngiti ni Gabriel, may isang bagay na nagpapahina ng loob niya. Ako po si Jenny Jones at sa episode na ito, sundan natin ang buhay ng isang ice cream Ako si Gabriel Aguilar Jr., 26 years old, isang ice cream vendor. Matumal talaga pag umulan kasi malamig yun eh. Ang ginagawa namin yan, pahinga lang kami. Pag maamun lang, mabili rin naman siya pero matumal. Pero pag malakas yung ulan, isang araw kami yan, nakatambay. Tuwing umaga, pag magluluto ako, pa-call kami, bumili kami ingredients tulad ng gata, asukal, yung mga food coloring, saka yung kasaba, harina. Yun po. Tapos, pag nakabili na ako, uwi ako sa bahay, tapos niluluto ko yun. Binabalukay ko. Inahalo ko yung kitchens. Tapos nun, isasalang ko naman siya para maluluto talaga yung ice cream. Pag mag ice cream na talaga siya, yun na, inaano namin siya, tapos sinasalang namin, nilalagay na namin sa cubic, sa cube niya. Alas 5 pa lang ng umaga, namimili na ng sangkap para sa gagawing ice cream si Gabriel. Pagpatak ng alas 9, nagsisimula na itong mag-ikot sa Maynila para magtinda. Gano'n po katagal lahat yung proseso ng paggawa ng ice cream, sa pagtimpla hanggang sa nilalagay sa machine bago may lagay dito? Dalawa po. Dalawa. Tapos pag ano na, kailangan ng patigasin siya, mga isang oras din, bali tatlo or apat. Kasama na yung thank you jeans, lahat-lahat na yun. Ano po yung mga areas na na-interview sa maliban po dito sa Tundo at saka Divisoria, kung ano po, sa Quiapo, minsan din ako doon, tapos sa Intramuros, saka sa Luneta Park. Nagkano na po ba kayo katagal dito sa Actually ma'am, sa noon dati, nag-security pa ako. Bali mag one year plus. Tapos nag-resign ako kasi gusto ko sanang yung guminawa din ang buhay. Nagplano ko mag-abroad, kaya nag-resign ako security. Kaya dito muna ako, pinukos ko dito para may nakukuha naman akong pera para panggastos ko pa-abroad. So ilang gano'n na po kayo katagal dito ng ice cream? Abot na rin po na ako, apat na buwan, o tatlo. So, napag-desisyonan ko kasi na mag-resign. Yun ang tulad ng sinabi ko kanina po, na-desisyonan ko yung pag-resign kasi gusto ko mag-abroad. Tapos ang naisipan ko, dito muna ako sa ice cream kasi alam ko naman, hindi ako babayaan ni ate. Mas malaki raw ang kita sa pagtitinda ng ice cream kaysa pagiging security guard. Mas marami daw oras si Gabriel para sa sarili. Kung kumpara pa yung dalawa, ma'am, mas maganda ako yung mag-ice cream. Kaya mainit nga lang. Kung sabihin na natin, mainit siya.
maganda ang trabaho security kasi nasa loob ka lang ng mall or ano eh. Pero sa pagpira na yung pinag-usapan, saka yung sa sahod, mas maganda rito eh kasi hawak mo yung oras mo. Malaki nga yung nakinikita ko dito. Kaso lang po, pinapadala ko din sa probinsya namin, yung iba. Saan po ba ang probinsya? Mindanao po, sa Osamis Occidental. Sino po pinapadala din? May pamilya po kayo, kuya? Iwalay po ako. Pero may anak ko isa, babae. Alam ko, mahabang istorya din lang eh. Masakit isipin eh. Pero kailangan lang din tagapin eh. Kaya gaya ng sinabi nila eh. Pag di kayo, di talaga. Tuwing napag-uusapan ang anak, bakas ang lungkot sa mukha ni Gabriel. Bale, ilan taon na po ba yung anak mo? 2 years po. 2 years po pala. Yung asawa niyo po ngayon, ang nag-aalaga po sa... Nanay niya po. Kasi yung dating asawa, nag-upload daw yung ano, nasa Saudi daw, sa Riyadh po. So ngayon po, ganun, kailan niyo po huling nakita po? Ano po, may isang taon na rin. Kasi nasa Saudi siya. Yung pangalan niya po eh, si Hadara. Tapos yung apelido ko po yung ginagamit, Aguilar po. Wala naman akong ibang angad eh. Yung mabigyan lang siya ng magandang kinabukasan. Saka kung may pangarap siya sa buhay, sana matupad din. Kasi yung pangarap ko na buhay, yung pangarap ko dati sana, hindi ko natupad eh. Ano po ba sana yung pangarap ko? Marine Engineering. Ano po? Marine Engineering. Bakit po? Maaga kasi nag-asawa man. 19 po. Siya yung pinadadala mo? Yung pamilya ko talaga po, yung tatay ko. Kasi tatay ko, paralyzed na kasi, na-stroke sa noong 2017. So, kaso po, yun na po, ako yung panganay, di ba kami yung magkakapatid. Bilang panganay, sinusuportahan ko rin po yung ano. Ito ang requirements para sa kanyang pag-a-abroad dahil siya rin ang inaasahan ng pamilya sa Osamis. Pero wala rin siyang ibang pinagkakakitaan ngayon kundi ang pagtitinda ng ice cream. Magkano ba ang kinikitaan niya sa araw-araw? Ano po, pag tulad nito, mainit.
Tapos puno yung ano mo bagong labas. Aabot ka ng ano pag malakas talaga, pinaka mataas 2.5, minsan nag 3.3k. Kita po 'yun. Kita po 'yun. Menos na ang gastos o ano 'yun? Kasama pa 'yun sa kasama pa 'yung puhunan 'yun. Tapos ang puhunan niyo po mga umaabot na 1.3 or 1.4. Depende po kasi sa kukunin mong items eh. Tulad nito, yung matamis na apa, mahal yun. Saka yung cone, mahalin kasi yun eh, pag matamis. Ah, oo, yung iba yung orange, yung pinagamit. Yung unis naman, may green, may yellow, ordinaryong cone lang yun. May taglilima yun, may tagsasampo. Ito 20 pesos. 20 po, yung maliit niyan, 15. Pero pag may humingi ng tawad, 10, bibigyan rin po. Ah, talaga may tumatawad. May matatawad kasi. Sa una ay tipid magkwento si Gabriel tungkol sa kanila ng dating asawa. Pero di nagtagal, napakwento na rin ito. Mayigit, malapit na po mag 2 years. May isang taon na rin. Bago yung anak ko, may anak yung kami una. Namatay yun. Nagkasakit kasi yun, ma'am. Bali yung sakit niya, meningitis. Yung dugo po, nagbe-bleeding sa utak. Kung mabubuhay siya, bali special sign. Umabot sa amin ng ano, may git isang taon at 4 na buwan. Tsaka siya kinuha. So bali pagkapanganak, gano'n lang ay meningitis na? Opo. Isang buwan pa lang, na-admit na siya. Tapos, yun, bago pa, namatay yung anak namin noonan. Nalapit kasi yun eh. Namatay yun. Dumating yung mga ilang buwan, doon, nagwalay kami. Ilang taon po kayo nung namatay siya? Ano po? 23. Sabi niya sa akin, nagkulang daw ako. Pero para sa akin, hindi naman ako nagkulang kasi binigay ko naman lahat sa kanila. Nakakain naman sila sa isang araw. May 4 pa nga eh. Yun na nga yung masasabi ko eh. Baka mainanap pa siyang iba. Maliban sa binibigay ko sa kanya. Dumaan daw sa depression si Gabriel nang iwanan siya ng kanyang misis. Go! Pinakamalaking pagsubok ko na daanan ko ay yun po yung ano paghiwalay namin ng asawa ko. Kasi parang na-depress kasi ako, mami. Parang nawala ko sa sarili ko. Pinababayaan ko sa sarili ko. Hindi naman ako nang ano, nagsusugal. Ano lang, dinadala ko na lang sa inuman minsan para makatulog ako. Kasi nung naghiwalay kami, hindi ako makatulog. Kahit nga kumakain ako, yung kinakain ko, hindi pumapasok sa lalamunan ko eh. Pag sumubo ako, tutulog yung luha ko. Gaano po katagal yung phase na yun po na parang na-depress po kayo, gaano po katagal yun? Saka paano po kayo nakaakot? Paano nyo po naakot yung sarili sa depression? Ano po? Bumalik po, umuwi muna ako sa probinsya namin. Doon ko po pinalabas yung sama ng loob ko, sakit na naramdaman ko. Tapos nung nalaman ng mga pamilya ko dito sa Manila na ano na nangyari sa akin at pinabayaan ko na yung sarili ko, yun, pinadala na ako ng pira, pinairam na ako, tapos pinasok ako sa security guard. Tapos sabay-sabi nila na para mawala na yung inisip ko na ano. Ngayong unti-unti nang bumabangon si Gabriel, para sa anak at pamilya na lang daw ang lahat ng kanyang pagsisikap. Yun, tinagawa ko yan para sa kinabukasan ko rin balang araw. Malay natin, baka mag-asawa ko ulit. May panibagong inspirasyon na naman ako. Kaya yung ano, kahit bahala na kung pagod na pagod ha, importante magsikap ka. Mamuhay ka ng mapayapa, malayo sa ano. Tapos, bawat lakad at hakbang mo, inuuna mo talaga yung Panginoon. Kaya yung ano, ang inspirasyon ko talaga,
pamilya ko at sa anak ko. Sila kasi yung gumagabay sa akin para mabuhay at patuloy yung lumalaban. Ako si Gabriel Aguilar Jr., isa akong lodi. Ang bagay na nagpahina ng loob ni Gabriel, ang siya rin nagbibigay ng lakas ng loob para ituloy ang laban. Yun ang kanyang anak. Ako po si Jenny Jones at sa susunod na episode ng Lodi, muli niyo po akong samahan sa pagsunod ng mga taong hindi man laman ng telebisyon ay matatawag pa rin mga Lodi. Let the game.